Minsan po talaga kapag kulang yung impormasyon natin o di kaya hindi po maganda yung source of information, nagkakaroon po tayo ng malaking problema, and which is depression. So, ang topic po natin ay bakit dito sa Taiwan parang it's a must kailangang nakatira sa bahay ng mga magulang. Sa Pilipinas ba, meron pa bang mga ganyan na kailangan talagang doon nakatira sa mga magulang? Siguro yung mga kababayan natin, mga Pilipino ngayon, hindi nyo po alam na kultura sa Taiwan ang talagang tumira sa bahay ng nanay at tatay. Marami pong nag-aaway na mag-asawa dahil lang dito sa isang bagay na to, na bakit kailangan natin tumira sa bahay ng nanay at tatay mo? Ang Filipino culture, kapag tayo'y nag-asawa, automatically, dahil po tayo'y Kristiyano, tayo po ay kailangan magkaroon ng sariling bahay. Ibig sabihin, kung may plano na kayong magpakasal ng iyong partner, meron na po marami ngayon, lalo na ngayon, na nag-iipon para po may sariling bahay na. So, pagkatapos magpakasal, doon na sila bubukod na agad sa sariling bahay nila. Ngunit dito sa Taiwan, parte po talaga ng kultura ang tumira sa bahay ng nanay at tatay. Para po sa mga kaibigan natin dyan na may asawang Taiwanese, kapag po ay meron kayong ganitong sitwasyon, huwag po kayong malungkot. Huwag po kayong magtaka. At sana try nating intindihin kasi ito po ay kultura. Ano pong gagawin ko para po hindi na po kami talaga titira kasama yung nanay at tatay niya? Hindi po kasi natin madadaan sa emosyonal na konfrontasyon kasi ang mga Taiwanese po, hindi po sila emosyonal. So, kahit naiyak po tayo, naiisip lang nila na malungkot ka, pero hindi ka niya iintindihin at hindi ka din niya pakikinggan kasi hindi niya malagay yung sarili niya sa isang emotional na estado tulad ng mga Pilipino. Una pong step is, wag po sa away i-suggest ang ganitong sitwasyon. Kasi po, ito ay isang pagbabago. Ito po ay isang kultura. So, ang pagturo, ang pag-adjust ng kultura ay kailangan ng oras. So, ang pinakamagandang timing po na i-suggest mo na pwede bang bumukod na tayo, yan po ay kung kayong dalawa ay nasa napakasayang sitwasyon. Halimbawa, birthday mo, o pwede mong gawing wish sa kanya, o di kaya nag-date po kayo, o di kaya sa bahay at kakatapos nyo lang mag-dinner or napanood yung napakasayang movie. So, pwede mo pong i-suggest na laukong or laupo na Taiwanese, nitsutama, alam mo ba, sa Filipina, sa Pilipinas, woman da wunhua, ang kultura namin, si jehun ho masang ya panchuchi. Kapag nag-asawa, kailangan talagang bumukod. Pwede mo ding sabihin na, sa totoo lang, kung gusto mo po ng pruweba, meron po sa Bible yan nakasulat na kapag nag-asawa na ang isang lalaki, talagang kailangan niyang iwan yung nanay at tatay niya. So sasabihin niya, wo po si Christian, wo po si G22. Hindi ako Kristiyano, so hindi ko yan alam. So sasabihin mo, kaya nga sinasabi ko sa iyo kasi ito yung kultura ng isang Pilipino. Importante para sa akin ang maintindihan mo ang kultura natin. At isa pa, kapag meron tayong sariling bahay, pwede natin gawin ang nais natin gawin. Yan po yung una, sabihin sa tamang timing. Ito po, magugulat po kayo sa sasabihin ko sa inyo, pero totoo po ito, hindi lang po sa mga Pilipina, hindi lang po sa foreign wives, maging sa mga Taiwanese spouses po, ganyan po yung kanilang kinatatakutan. Kaya nga po, recently, yung mga bata, mga Taiwanese, ayaw nilang mag-asawa ng Taiwanese din, kasi nga, dahil sa kultura. Kasi if you are a daughter-in-law, you are supposed to serve the guy's
family. So, paano po yung mag-serve? Ikaw po yung magluluto, ikaw po yung maglalaba, ikaw po yung lahat-lahat, pinapakain po lahat. Pagkatapos, kung kumain na po lahat ng tao sa family, saka ka lang pwedeng kumain. Yan po yung kultura noon. Ang nangyayari, ngayon, lalo na kapag yung ang kababayan natin, ang asawa po niya ay napaka-traditional na pamilya, nasasaktan po siya kasi ang akala po niya, inaalila po siya. So, lagi ko pong sinasabi na sa totoo lang, yan din po yung pakiramdam ng mga Taiwanese kong kaibigan na bata-bata pa. Kaya nga, lagi nilang sinasabi na pwede bang bumukod na tayo kasi mahirap kasi yung buhay ngayon. Hindi lang nagtatrabaho pa yung nanay, hindi lang nag-aalaga ng bata, kailangan pang magsilbi sa pamilya. Yan ay too much para sa isang babaeng tulad natin, di po ba? Lahat pala talaga may ganitong sitwasyon or halos lahat. Ang pangalawang paraan po, para talaga ma-solve yung problema na kailangang bumukod, you should try to encourage your spouse to watch Filipino-related na mga, sabihin natin, movies, dramas, at maybe mga kanta. Bakit po? Kasi sa mga libro, sa mga pelikula, sa mga istorya, mas parang papasok yun sa isipan ng iyong spouse. Kasi kung ikaw lang ang magsasabi, sabi niya, walang ebidensya, di ba? Sasabi niya, ayokong maniwala sa'yo. Bakit naman ang iba kong mga kaibigan, asawa nila, Pilipina, hindi naman sila nakabukod. So, dahil siguro hindi rin na-orient ng maayos yung kultura natin. Kung talagang if you care a lot po na gusto mo talagang bumukod, yan po ang pangalawang paraan. Watch more Filipino movies, read books na nagpapakilala ng kultura natin para dyan po natin maibigay ang mas magandang introduction of Filipino culture. Finally, language. Kapag marunong po tayong magsalita at nakaintindi ng Inchik, or tulad nila, nakakaintindi ng Pilipino, mas hindi po nadadagdagan ang misunderstanding. Language. Kapag natutunan po natin ang pangatlong step, lingwahe, mas madali po ninyong makonvince at makausap ang iyong asawa na ako ay isang Pilipino, yan po ang kultura ko, at sana, magawa natin ng paraan. Kaya kapag ikaw po ay naging asawa din ng Taiwanese, they expect you to do the same. Pero dahil nga po sa kultura ng Pilipino, dun na nag-aaway. Kasi ang iniisip ng kababayan natin, inaalila siya. Pero yung iniisip ng Taiwanese, yun naman talaga. So, yan po, may point ang isa dahil kultura, may point ang isa dahil sa kultura. Kaya, eto na po yung pang-apat natin na gagawin. Could be the final stage na pwede nang mangyari ang gusto mong mangyari. You have to meet at the middle. Para po makapabukod na kayo is to have a deal. Or in other words, negotiation. Okay, halimbawa po, dahil nakapag nag-asawa ka na, dito ka na tumira, pwede mong kausapin sa good timing, introduce the culture, and at the same time, learn the language para maayos mong masabi yung gusto mong sabihin. Pwede mong sabihin sa kanya na, lokong, sa tingin ko, ready na tayong bumukod. Pero dahil sa I respect the culture, we can live more like maybe 4-5 years with your parents. And after that, pwede na tayong magplanong bumukod. And sabihin mo sa kanya na, hindi naman ako nagdedemand ng sariling bahay natin kasi alam ko mahal. Aanhin ko yung sariling bahay kung mamamatay tayo magbayad ng utang. Mas gugustuhin ko pang magrenta ng maayos na bahay at mamuhay ng maayos kasama ka at mga anak natin kesa utangin at forever nating pag-awayan yung utang dahil mahirap po yung pagbayad ng bahay dito. Milyon-milyon po yung bahay dito. Kaya you should discuss at the middle as long as you both agree.
Bago po ako magtapos, gusto kong magbigay ng payo sa mga kababayan natin na may mga kasintahan na Taiwanese. Bago po kayo magpakasal, one effective way para hindi po mangyari sa inyo ang nangyayari ngayon sa mga kababayan natin, kausapin niyo po yung asawa niyo. Una, you tell your husband na kultura ng Pilipino talaga na bumukod pagkatapos mag-asawa. Kung sasabihin ng asawa mo, pwede bang tumira tayo sa atin ng 3 years after that, bumukod tayo? If you want to risk, it's up to you po. Pero kung ayaw mong mag-risk, you should require that. Kung ayaw niyang bumukod, ibig sabihin, hindi pa siya talaga handa to live a life with you. So kahit mahal mo siya, nasa sa iyo pa din yung decision. Pero ako, kung ako po, bilang isang nanay, ate, kababayan, kung ayaw mo talaga magkaroon ng ganitong komplikasyon, kung pag sinabi mo na bumukod, ayaw pong bumukod, isa lang po yung decision dyan. Set aside the marriage po muna. This is Jen from Hello Filthai. Para po sa iba pang mga culture education, Taiwan news, and Filipino news, please subscribe to Hello Filthai YouTube. At meron po tayong page that's for the blog for culture education, that's Filthai The Voice. And para po sa mga na-meet natin na mga kababayan, we have Instagram account, that's Hello Filthai, and we also have Twitter, that's Hello Filthai. Congratulations po sa ating lahat for having this very inspiring Speak Up Monday, and see you next Monday for another culture education topic.